Okay na? Okay, good morning po mga ka backyard. So welcome po dito sa ating munting backyard. So for today's video po is maglilipat po tayo ng ulang na buried na or yung malapit na po mag hatch yung mga egg. So paano nga po ba malalaman kung malapit na mag hatch? Ipapakita ko po sa inyo kasi visible naman po yung sign. Okay, huhulihin po muna natin mga kabakyan yung ating ulang. Okay. Ayan. Ito po mga kabakyan yung lapit ka. Sige, tutukan mo ito. Ito yung buried female natin. Ayan. Normally po mga kabakyan, yung egg po nito is dapat kulay yellow. Ayan. So, para malaman po natin na malapit na siya mag-hatch is pag gray na po ang kulay niya or papunta na ng black, so malapit na po yan mag-hatch. Mayroon na lang tayong mga 2 to 3 days ihuhulog na po niya yan or idadrop na niya po. Okay? So, yun po yung time na ililipat natin siya ng compartment or ng lagayan at ng parameter ng tubig. So, kailangan na po siyang mag-transition papunta sa brackish water. Okay? So, papakita ko po sa inyo. Mabilisan lang. Yes, lapit. Ayan po ang kulay mga kabakyard ng color ng egg na malapit na. Ayan. Kita. Gray na po ang kulay niya. So, papuntang black po yan. Pag nag-black na yan, idadrop na niya yan. Okay? So, lipat na agad natin. Baka may stress na. So, ayan. Ito po yung compartment na prepare ko na. Isang single tub na more or less mga 15 gallons po ang laman. Ito po. Hindi ka lang maganda ko. Hindi ka sa likod ko. So, ayan. Dito na po siya mag-i-stay hanggang po sa mag-drop na siya ng kanyang egg. Ayan. Kasi po kailangan natin siyang ilipat dahil magpapalit na rin po tayo ng parameter ng tubig. Meaning, kailangan na po niya tumaas ng salinity from 0 na salinity up to 12 po ang kailangan nito. So, baba. Ayan. So, para po mapataas natin to, kailangan natin ng tubig dagat. Ayan, dito po sa gilid ko, mayroon ako dito nga renifer na o kinuha na available na tubig na dagat. So, inilipat natin yan dito dahan-dahan. Gradually lang po mga kabakyard ang pagpataas ng salinity. So, ngayong araw is mga 3 ppm lang. Bukas, saka na natin gagawin 6. The following day hanggang maging 12 po ang salinity niyan. Atras ka dun banda. Makikita ako. So, paano natin masusukat yung salinity ng tubig? So, meron po tayo dito ang gamit na refractometer. Ayan. Refractometer po tawag dyan o yung pang-measure ng salinity. So, available po to sa mga online shop, Shopee, Lazada. Pwedeng-pwede nyo po yan mabili. So, ito po yung gamit natin. Lalagay ka lang dito ng water sample sa ibabaw and then sisilipin kung ilan ang salinity ng tubig. So, yan na nga po. Ang record po para sa ating mga malapit na mag-hatch na ulang is yun. Kailangan po nasa 12 ang salinity ng tubig. Yan. Kasi, yung mga larvae po natin, pag na-drop na yon is mga ngailangan po yun ng ganong salinity. Pag hindi po, mamamatay po yun mga kabakyard, dahan-dahan, mamamatay sila. May makaligtas man, siguro pa ilan-ilan lang. So, dun po sila mag-i-stay hanggang sa umabot sila ng post-larvae at 1 month old na ang mga na-hatch natin na ulang. So, yan yung baby, yung mother na
ulang natin is mag-iisa na lang po yan dyan. Dyan na po yan mag-i-stay. So, still kailangan po niyan. Dapat may aerator po pala. Huwag natin kakalimutan na may aerator kasi kailangan po yan ng ating ulang. Mahina po sila na sa walang aerator. Alright? So, i-update ko na lang kayo mga ka-backyard kung pag nag-drop na po sila ng ating ng kanyang mga egg niya, ng mga bagong ulang mga larvae. Okay? So, thank you, thank you. Ayan, dito po tayo. Andito, may makulit ako dito ang kasama. Andito pa rin po tayo sa ating backyard. Okay? So, thank you, thank you.